Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin ito. Ano ang itsura ng isang kerubin o cherub ayon sa libro ni Ezekiel? Ito po yung mga picture na malapit sa itsura ng mga kerubin. Ang mga picture po na yan ay malapit sa description ng mga kerubin. Basahin po natin itong Ezekiel 1:3-11. Ang salita ng Panginoon ay dumating na maliwanag kay Ezekiel na saserdote na anak ni Buzi sa lupain ng mga Kaldeo sa pangpang ng ilog Shebar, at ang kamay ng Panginoon ay sumama sa kanya. At ako'y tumingin at narito isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna ni Yahweh may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. At mula sa gitna ni Yahweh nanggaling ang kahawig ng apat na nilalang na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. At bawat isa ay may apat na muka. At bawat isa sa kanila ay may apat na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa, at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya, at sila ay nagsisikinang na parang kulay ng tansong binuli, at sila ay may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang apat na tagiliran, at silang apat ay may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang mga pakpak ay nagkakadahitan. Sila'y hindi nagsisipihit nang sila'y yumawon. Yumawon bawat isa sa kanila na patuloy. Tungkol sa inyo ng kanilang mukha, sila'y may mukhang tao, at silang apat ay may mukha ng leon sa kanang tagiliran, at silang apat ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran. Silang apat ay may mukha rin ng agila. Ang mga kanilang mga mukha at ang kanilang mga pakpak ay magkahiwalay sa itaas. Dalawang pakpak sa bawat isa ay nagkakadaitan, at ang dalawa ay nagsisitakip ng kanilang mga katawan. Basahin po natin itong Ezekiel 1:18-19. Tungkol sa kanilang mga ruweda ay matataas at kakilakilabot. At itong apat ay may kanilang mga ilanta na puno ng mga mata sa palibot. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nagsisiyahon, ang mga gulong ay nagsisiyahon sa siping nila. At pagka ang mga nilalang na may buhay ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong ay nangatataas din. Yun lamang po, sana po ay may natutuwan tayo.